Pakinggan po natin ang unang wika ng ating Panginoong Hesus sa krus mula sa Kabanatang 23 ng Lucas, talatang 34. Ako po ay babasa mula sa Ang Salita ng Diyos, Biblia. Ganito po ang pagkakasalin. Sinabi ni Hesus, "Ama, patawarin mo sila dahil hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa." Nagpalabunutan ng mga sundalo para pag-ati-atian ang mga damit ni Hesus. Pagpalain po tayo ng Diyos sa bahaging ito ng banal na kasulatan na una nating pagbubulay-bulayan. Ang unang wika na ating binasa ay tumutukoy sa kahilingan ng ating Panginoong Hesus sa Ama. Alam niyo po, ang salitang forgive ay translated in various words sa Gospel po ng Matthew. Sa Matthew chapter 4 verse 11, makikita natin yung leave. Sa Matthew chapter 13 verse 36, ay makikita din natin, mababasa natin yung send away, yung word of forsake sa Matthew 19:27. Sa Matthew 23:23 ay yung saltang umit, at gayon din sa Matthew 27:50 yung saltang yield up. Ito po ay mga translation ng salitang forgive. At ang mga salitang ito ay nagpapahayag ng makalangit na kalooban ng Diyos para sa lahat, hindi lamang para sa mga taong nang insulto at dumakip sa Kanya, nagpahirap sa Kanya, nagtatwa sa Kanya, nagbayubay sa Kanya sa krus. Hindi lamang para sa kanila, kundi para sa ating lahat. Ngunit ang pinakamagandang meaning ng salitang ito na pwede nating i-uphold at isa pamuhay ay yung binabanggit ni Desmond Tutu. Sabi niya, forgiveness is an ability to abandon our rights to revenge. It is abandoning our right to revenge. Kahit pa gaano nila tayo pinahihirapan, gaano nila tayo sinasaktan, gaano nila tayo winawalang hiya, iniinsulto, at iba pa. Let us abandon our right for revenge. Tanggalin na natin sa puso natin yan. Hindi ganyan ang itinuro ng ating Panginoong Hesus. Ano po? Dito nga sa saltang ito, isang magandang halimbawa, ang ating Panginoong Hesus ay nanalangin ng pagpapatawad. Ama, patawarin mo sila sapagkat di nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Nalalaman man o di nalalaman ang katiyakan ng panalangin ng ating Panginoong Hesus ay para sa kapatawaran ng mga nagkasala. At tayo ay mga makasalanan. Ayon sa banal na kasulatan, no one is righteous. Ano po? No, not one. Kaya ang panalangin ito ng ating Panginoong Hesus ay para sa ating lahat. At pagkatapos ito ay isang paanyaya sa atin na mag-release din ng ating pagpapatawad. Kung meron mang nagkasala sa atin, nang insulto sa atin, tayo ngayon ay tinatawagan upang sila ay ipanalangin. At hindi lamang basta ipanalangin, sapagkat madali lamang kung sila ipanalangin. Alam niyo po, ang real challenge sa atin ay ang mag-release ng pagpapatawad na nakakagaan sa damdamin po natin at sa damdamin ng nagkasala sa atin. Now it's time for us to reflect. Meron bang nagkasala sa atin at wini-withhold natin yung pagpapatawad? It is now the right time for us to release forgiveness and more so to abandon our right to revenge. Sapagkat ang Diyos ay nagre-release ng Kanyang pagpapatawad, gaano pa kaya tayong Kanyang mga anak? Purihin ang Panginoon sa unang salitang ito at nawa ito'y magdagdag ng inspirasyon sa atin.
Ang pangalawang wika ng ating Panginoong Hesus ay matatagpuan po sa Lucas Kabanatang 23 at talatang 43. Ganito po ang winiwika sa atin. Sumagot si Hesus, sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ngayon din ay makakasama kita sa paraiso. Ang salitang ito ay salita ng assurance. Ano po? Alam natin yung kwento, ano po ng dalawang ito. Ang sabi nung isa, iligtas mo ang iyong sarili at iligtas mo rin kami. Ngunit itong isa, sabi niya sa talatang 41, talagang dapat lang na parusahan tayo ng kamatayan dahil sa mga ginawa nating kasalanan. Pero ang taong ito'y walang ginawang masama. O napakainam naman, ano po. Ang taong nakabayubay sa krus, ano po, ang siya pang nakarecognize na ang taong kanyang kasama sa gitna nila ay walang ginawang masama. Katulad din ito ng nakita ni Poncio Pilato, ano po. Wala siyang nakitang masama na maaring ground ng pagkakulong o di man ay kamatayan ng ating Panginoong Hesus, kaya naghugas siya ng kamay. Ngunit ang mga religious leaders, ayon sa kanila, ay ginugulo sila, ginugulo ng ating Panginoong Hesus ang mga mamamayan. Ano po? At ang taong ito na nakarecognize sa ating Panginoong Hesus na hindi gumawa ng masama, ano po? Ay sabi niya, ito po, ganito po ang pagkabanggit niya, Hesus, alalahanin niyo ako kapag naghahari na kayo. Yan ang kanyang sinabi. Ito naman ay parang panalangin. Hesus, sabi niya, alalahanin mo ako. Yan. Yung sagot ng ating Panginoong Hesus sa kanya ay ganito, sasabihin ko sa iyo, ngayon din ay makakasama kita sa paraiso. Alam niyo po yung paraiso? Sa Genesis chapter 2 verse 8, ano po, kung inyo pong ma-recall, God planted a garden eastward Eden. O sa ibang mga salin ay, God planted a paradise. Yun ang pagkasalin ng salitang ito. At alam niyo po ba yung paradise? Paradise is a perfect place. It is a pleasant place for rest. At nandoon lahat ang pangailangan, nandoon lahat ang tutugon sa pangailangan ng mga tao. Yung environment doon, yung scenic view doon, hindi ka na pupunta pa sa tala o saan mang mga lugar. Nandoon na lahat. Hindi ka na pupunta sa daan ng kalikasan, nandoon na lahat. Sa paraiso, ang kasalanan ng tao hindi na nire-recall pa. Doon niya matatagpuan ang kapahingahan at lahat na kasakdalan ng kanyang buhay. At ang kanyang panalangin, alalahanin niyo ako kapag naghahari na kayo. At sa papanong paraan po tayo makararating sa paraisong ito? Anong dapat nating gawin para tayo makarating sa paraisong ito? Simple lang. Ang binabanggit sa banal na kasulatan sa John chapter 3 verse 3, ano po? Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Malibang ang tao ay ipanganak na muli, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Kaya nga naman, si Nicodemus ay lumapit sa ating Panginoong Hesus at nagtanong din kung paano siya makakapunta sa buhay na walang hanggan, paano siya magkamit ng buhay na walang hanggan. At gayon din ang kanyang binanggit, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Dapat tayong may panganak na muli. Ang taong nakabayubay sa krus ay nakaranas ng kapanganakang muli sa pamagitan ng kanyang pag-recognize sa kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus. Isang challenge ito sa atin. Huwag nating kalimutang alalahanin ang ating Panginoon
At pagkatapos naman ay makita natin yung joy na tayo'y inaalala din ng ating Panginoon. Kung sa bagay mula noon hanggang ngayon ay ipinapahayag pa rin ng Diyos ang kanyang walang hanggang biyaya sa atin sa pamagitan ng kanyang pag-ibig. Kaya may katiyakang inaalala tayo ng ating Panginoon. Ngayon naman, challenge sa atin. Alalahanin natin ng ating Panginoon. Amen. Tayo po ay nasa ikatlong wika na ng ating Panginoong Jesus sa ibabaw ng krus. Ang ikatlong wika ay tumutukoy sa parent-child relationship. Ganito po ang ating mababasa sa Juan, Kabanatang 19, talatang 26 hanggang 27. At ganito po ang pagkasalin. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina na nakatayo roon katabi ng minamahal niyang tagasunod, sinabi niya, "Babae, ituring mo siyang anak." At sinabi naman niya sa tagasunod niya, "Ituring mo siyang ina." Mula noon, tumira na ang ina ni Jesus sa tahanan ng tagasunod na ito. Sa wikang Banyaga ay ganito po ang pagkasalin, "Dear woman, here is your son and here is your mother." Jesus and his mother, si Maria na ina ng ating Panginoong Jesus ay very active ang kanyang ministry bilang ina. Sa ating perspective, ano po, matatawag pa kaya siyang mapalad sa ganung sa gayong kalagayan na ang kanyang panganay na anak, ano po, ay nakabayubay sa krus. Malaki yung role ng panganay na anak sapagkat kung ang sa kultura ng mga Hudyo ay mabalo yung panganay na anak ang tatayong parang pinakapadre de pamilya. Kung sa bagay, kahit sa atin namang mga Pilipino, ang panganay na anak, lalo na kung lalaki, ano po, ay ibinibilang na parang pinakapadre de pamilya o di man yung susunod. Kung ang panganay ay babae naman, ano po, yung susunod ay lalaki. Yung pangalawang anak ay lalaki, yun yung itinuturing na parang pinaka-padre di pamilya. Sa kalagayang ito ng ating Panginoong Jesus, ini-entrust niya ang kanyang ina sa pangangalaga ng kanyang disipulo. Alam niya kung gaano ang hirap, gaanong pagtsatsaga ang ginawa ng kanyang ina. At alam niya kung gaano kamahal ng ina o gaano siya kamahal ng kanyang ina na si Maria. Ngunit dahil siya ay nabayubay sa krus at sa madaling sabi ay mamamatay, ano po, ang sabi niya, "Narito ang iyong anak at narito ang iyong ina." Para kay Maria, ang eksenang ito ay parabagang eksena ng abandonment. Marahil ang ating Panginoong Jesus lamang ang kasama ng kanyang ina. Hindi ito tumutukoy doon sa kanyang kalagayan na nakabayubay sa krus. Ano po? Hindi rin niya tinutukoy yung kanyang sarili na narito ang yung ina. Narito ang yung anak. Kundi tumutukoy po ito sa kanyang disipulo at kay Maria. Ito ay uri ng pag-entrust na makikita natin yung parent-child relationship. Ano po? Matimbang pa rin ang pag-ibig ng ating Panginoong Jesus at pagmamalasakit sa kanyang ina. Dito po sa talatang ito, ipinapaalala po sa atin ang kahalagahan ng mga kababaihan. Hindi lamang yung kanilang role bilang ina, kundi ipinapaalala sa atin na mga anak ang pagmamalasakit po para sa ating mga ina ng tahanan.
Mga minamahal na mga kapatid, gaano ba natin minamahal ang ating, o gaano ba natin kamahal ang ating mga ina? Hindi man na natin marinig ang inyong mga kasagutan, pero tiyak ko, ang pagmamahal ninyo ay katulad din ng pagmamahal ng ating Panginoong Jesus. Kaya naman, sa atin na nagmamahal, lagi tayong merong bokabularyo ng pagbibilin, ang pangalaga sa sino mang able na mga alaga kung tayo ay papanaw na o mawawala na. Anyway, kahit papanaw man o hindi, hindi 'yon yung punto. Ang punto dito ay yung ating character na mga alaga sa ating mga magulang. Isang pinakamahalagang bagay din na ipadama ang pagmamahal natin sa ating mga magulang, na kahit sila ay malayo o malapit man, ay yung ating concern sa kanila. Mga minamahal na mga magulang at mga kapatid, ito'y isang panawagan sa atin. Kung ito man ay forma ng pagbibilin, ano po, sa atin naman, ito'y isang forma ng pagpapaalala sa pagmamalasakit at pag-ibig natin sa ating mga magulang. Mahalaga sila para sa atin, kaya naman pagkukulan natin sila ng ating pangangalaga at pag-ibig. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Ang ikaapat na salita ng ating Panginoon sa krus ay hango mula sa Marcos, kabanatang 15, talatang 34. Ganito po ang pagkasalin sa ang salita ng Diyos, Biblia. Nang mag-alas 3 na ng hapon, sumigaw si Jesus ng malakas, "Eloi, Eloi, lema sabachthani." Nang ibig sabihin ay, "Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan?" Ang salitang ito ay may kinalaman sa abandonment. Ano po? Yung salitang ginamit sa ilang mga saling Ingles ay yung salitang forsaken, at yung iba naman ay abandon. Alam niyo po ba na yung word na forsaken ay hango sa Greek term or Greek word na agkatalepo or katalepo? Ano po? Na mayroong dalawang ibig sabihin. Yung isa ay in good sense at yung isa ay in bad sense. Ano po? Yung in good sense, ang ibig niyang sabihin or yung kanyang definition ay yung leaving behind some place. Parang iniwan mo lang siya sa isang bahagi. Ano po? At yung in bad sense, by disowning. You disown, parang itinakwil, ano po. Yun yung kanyang ibig sabihin. At sa talatang ito, mapapansin natin na ang ating Panginoong Jesus ay hindi naman talaga iniwan. Kung susumahin natin sa pagkasulat sa banal na kasulatan ng mga manunulat ng apat na ebanghelyo, ano po, ay binabanggit na ang ating Panginoong Jesus ay siyang Emmanuel or presensya ng Diyos. Ibig sabihin na kahit siya ay nandoon sa krus, dahil siya ay presensya ng Diyos, ano po, ay hindi siya iniwan ng Diyos. Sapagkat ang ating Panginoong Jesus ay siyang Emmanuel. God is with us. Ano po? Then, dito po sa talatang ito, yung leaving behind some place ay parang itinuturing lang na helpless without protection momentarily, saglit lang, ano po. And that is intentional, ano po. At yung intention na yon ay merong purpose. Yun namang disowning, talagang you desert, yung parang ikaw mismo ang nag-push sa sino man na layuan ka or lumayo siya or
tinatalikuran mo siya o di man ay itinakwil mo na siya. And that is to left behind by his own. Pababayaan mo na siya ng kanyang sarili lamang. At ito'y without any intention po, without any intention to redeem such person or to redeem such a deserted person. Wala kang intention na siya ay i-redeem. Ano po? Yun yung itinakwil. Ang ating Panginoong Jesus ay hindi naman dinesert. He was not deserted nor disowned. Actually, siya nga ang pinakamamahal na anak ng Diyos. Ano po? At yun ay isa sa mga kataga na binanggit ng Diyos Ama, hindi lamang sa panahon na ang ating Panginoong Jesus ay binautismuhan ni Juan sa Ilog Jordan, kundi maging nung siya'y nanalangin na nagpakita sa kanya si Moses at saka si Elijah. At merong isang tinig na narinig ng mga disipulo, ano po, minamahal siya ng Diyos sapagkat siya'y wangis ng pag-ibig ng Diyos na ibinigay sa sanlibutan. Kaya kailanman ay hindi siya deserted nor disowned. Marahil siya'y iniwan momentarily upang maging kabayaran ng kasalanan ng sanlibutan, ngunit kailanman ay hindi siya disowned. Ano po? Ngayon, we might be crying the same cry. Marahil ay sinasabi natin, Diyos ko, bakit mo kami pinabayaan sa sitwasyon mo ngayon, sa sitwasyon natin ngayon? Maaring the same cry ang naririnig po ng Diyos sa puso po natin. Yet, the Lord is intentional for His redemption and He is coming to redeem us. Ano po? At maybe momentarily, ano po, meron tayong hardship sa buhay, meron tayong mga problemang pinagdaraanan, ngunit isang katiyakan na dapat nating laging malaman, ano po, at lagi nating panindigan. Ang ating Panginoong Jesus ay presensya ng Diyos na nabayubay sa krus upang ang bawat isa sa atin ay hindi lamang basta mapatawad, kundi magkaroon din ng kagaanan at katiyakan ng buhay. Pagpalain tayo ng Panginoon sa mga salitang ito. Amen. Ang ikalimang wika ng ating Panginoong Jesus ay matatagpuan sa ikalabing siyam ng Juan, talatang 28. Ganito po ang pagkakasulat mula sa ang salita ng Diyos, Biblia. Alam ni Jesus na tapos na ang misyon niya, at para matupad ang nakasulat sa kasulatan, sinabi niya, nauuhaw ako. Urihin ng Panginoon sa talatang ito ng ating pagbubulay-bulayan. Ako po ay nagtingin-tingin ng mga chart ng medical conditions, ano po. At nakita ko na ang kalagayan pala ng ating Panginoong Jesus ay hindi basta may kukumpara lamang sa dehydration dahil doon sa init ng araw or kawalan ng fluid. Or kawalan ng sapat na fluid sa pangatawan dahil sa init ng araw. Ano po? May term na may medical condition na tinatawag na hypovolemia. Itong medical condition na ito ay diminishing consciousness and draining life because of excessive loss of body fluid. Ano po? It requires a serious attention. At it will take maybe weeks or hindi man na weeks, kundi maaring days lamang, ano po, kung yung medical attention ay may pagkaloob, ano po,
para sa kanyang medication. We are not dealing with the medical conditions at this time. Kung bibigyan natin ng definition ang I thirst in figurative sense, it is seeking of something refreshing. Ito ay paghahanap ng bagay na maaring makapag-refresh. Now, it is not the longing of praise actually. Hindi yung longing ng praise. Dahil ang ating Panginoong Jesus ay nandoon sa cross. Now, what's the use of praising Him while He is on the cross? Now, but it is a longing of something that might relieve a condition of unrestful life. Ano po? Yung pagod na nabuhay. Kailangan ng relief. Ang ating Panginoong Jesus sa kasukdulan ay inabot na ng hypovolemia na at medical condition. Ano po? Dahil sa kapaguran, sa ilalim ng init ng araw at pagkatapos ay sa mga sugat, sa mga dugong nawala sa kanya. Ano po? Kaya naman, natural, sa ayon sa terminolohiya ng medisina, talagang mauuhaw siya. Kanyang kinauuhawan ay hindi yung pagsamba na ibibigay sa kanya habang siya nandun sa krus na nakabayubay, kundi talagang literal na nauuhaw ang ating Panginoong Jesus. Nga lamang, binibigyan natin ito ng figurative definition. At sinabi natin kanina, it is a longing of something refreshing. It is not a longing of praise, but a longing of something that might relieve a condition of an unrestful life. Ano po? Tingnan natin ang ating buhay. Baka naman nauuhaw din tayo, nangangailangan tayo ng something refreshing. Ano po? Sa nakakapagod na sistema ng panahon, sa nakakapagod na paggawa, maybe it's time for us to also rest. And that resting is in the hands of God. Hindi naman yung kamatayan, mga kapatid, ang tinutukoy ko, kundi atin namang ilin ang ating sarili sa mga kamay ng ating Panginoon upang tayo magkaroon ng kagaanan at madama natin ang pagdaloy ng banal na spirito na siyang mag-refresh po sa buhay ng bawat isa sa atin. Now, dito po sa talatang ito, sa ika-limang wika ng ating Panginoong Jesus, sa kanyang kalagayan, sa literal na kalagayan, talagang kailangan niya ang pag-rescue sa kanya ng Ama. Nga lamang, merong purpose ng Ama sa kanya, ano po, at ang kanyang kamatayan ay talagang itinakda para sa kabayaran ng kasalanan o sa ransom ng corrupted na mundong ito dahil sa kasalanan. Ngayon naman, kung ating dadalhin ito sa ating sarili, itong talatang ito, at bibigyan natin ng simpleng kapahayagan ng motivasyon, it is simply meaning that we are really seeking also of something that might relieve us sa ating mga kabigatan. At hindi tayo nagkamali na tayo'y dumapos sa pananampalataya. At ang pananampalatayang ito sa ating Panginoong Jesucristo ang siyang solusyon upang matanggal yung ating kabigatan. Ganun man, kung titingnan natin sa perspektibo ng pananampalatayang Kristiyano, parang ang ating Panginoong Jesus din ay siya mismo, itong salita niya mismo ay nangungusap sa buhay ng bawat isa sa atin na siya man ay merong unrestful life dahil makailang beses na niyang ipinahayag sa atin ang kanyang kanaisan na ang bawat isa'y maligtas, ngunit parang kukonti, ano po, o di man ay iilan lamang ang nagre-respond. At mapalad tayo sapagkat tayo ay nagre-respond. Kung sakaling ang buong mundo'y mag-respond, then marirelieve ang kauhawan ng ating Panginoon. Marirelieve yung unrestful life ng ating Panginoon. Sapagkat makikita niya ang bunga ng kanyang pagpapagal at makikita niya ang resulta ng kanyang kamatayan doon sa krus, dahil ang lahat ay dumako sa pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Pagpalain po tayo ng Panginoon at lagi nating madama na tayo man ay maging katighawan sa kauhawan ng ating Panginoon, ay katighawan ng kauhawan ng bawat isa sa atin. Purihin ng Panginoon. Amen.
Ang ika-anim na salita ng ating Panginoong Hesus sa krus ay hango sa Kabanatang 19 pa rin ng Juan, talatang 30, na ganito po ang ating maririnig. Nang masipsip na ni Jesus ang alak, sinabi niya, "Tapos na." Iniyuko niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Purihin ang Panginoon sa talatang ito na ating pagbubulay-bulayan. At ito'y ika-anim na nasalita ng Panginoon sa krus nang siya'y nabayubay sa krus para sa atin. Ano po? Sa wikang Banyaga, ang binabanggit ay, "It is finished." Tapos na, naganap na. Yun po ang ibang mga salitang ginagamit sa talatang ito na naayon sa ibang mga translations ng banal na kasulatan. Ayon kay Bell Hybels, ano po, siya po ay isang pastor. Sabi niya, "God did for us what we could have never done for ourselves." At ito'y katotohanan. Ang Diyos ang gumawa ng kaparaanan upang ang sanlibutan ay magkaroon ng kaligtasan. Ano po? Hindi natin kaya sa ating sarili ito. Kaya nga, sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, binanggit niyang, "It is finished! Naganap na!" Now, ano nga ba itong mga natapos na? Ano po? Siyempre, babalikan natin ang mga propesiya tungkol sa ating Panginoong Hesus. Sabi ni Isaiah sa Kabanatang 53 at talatang 5 ng kanyang aklat, ano po, sa wikang Banyaga ay ganitong pagkasalin, "But he was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we are healed." Ito'y naganap sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ano po? Ang ating mga pagkakasala, ano po, our transgressions, has been relieved. So as by his bruise, ang ating mga iniquities, ganun din, shortcomings, pagkakasala, etc., ano po, ay pinatawad, na-relieve, at binigyan ng relief ng ating Panginoong Hesus. Ang kaganapang ito sa krus ang siyang nagbigay ng daan upang ang mga taong katulad mo at katulad ko at katulad nating lahat ay may reconcile, ano po, sa ating Diyos. Through His stripes, we are healed. Sa pamamagitan ng kanyang mga latay, tayo pinagaling. At alam niyo po ang kagalingan, hindi lamang para sa karamdaman, kundi para sa lahat, ano po, na may kinalaman sa ating pagkatao, maging yan man ay emosyonal, pisikal, mental, o di man ay material, yan po ay pinagaling ng ating Panginoon at tayo po'y natutuwa dahil ang kaganapan sa krus ay katiyakan ng ating kagalingan, ano po, at naganap na nga. Ngayon, anong pwede nating makita mula sa talatang ito na pwede nating isapamuhay, mga kapatid? Yamang ang lahat ay naganap na at ginanap ng ating Panginoong Hesukristo, sikapin din naman natin sa ating mga sarili na maganap ang kalooban ng Diyos upang siya rin ating sasabihin pagdating ng panahon, "It is finished! Naganap na! Nagtagumpay tayo!" Sapagkat tayo lumakad sa kalooban ng Diyos at ginawa natin ang kalooban ng Diyos. Ngayon, isang challenge ito sa atin, mga minamahal na mga kapatid. At para bang tayo'y tinatawagan na may proclaim din natin ang kasing katulad na salita ng ating Panginoong Hesus na naganap na, "It is finished." Manglingkod tayo sa Panginoon at buong puso nating ipagkaloob ang ating paglingkod sa Diyos. Habang tayo merong lakas, habang tayo mga pinagpala ng Panginoon, tayo'y magpatuloy upang tayo po ay magkaroon din ng kadahilan ng sabihin, "It is finished, naganap na nga."
Tayo po ay magpasalamat sa Panginoon sapagkat sa pamagitan niya, naganap ang lahat ng bagay, tayo'y pinagaan mula sa ating mga pasanin, ipinagkasundo tayo sa Diyos, at tayo naman ngayon ay hinahamon na gayon din ang ating gawin, maganap ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Kapagpala nawa tayo ng mga salitang ito. Amen. Ang ikapitong wika ng ating Panginoon sa krus ay hango sa Lucas, kabanatang 23, talatang 46, na ganito po ang binabanggit mula po sa ang salita ng Diyos, Biblia. Ganito po ang pagkasulat, sumigaw ng malakas si Jesus, "Ama, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang aking espiritu." At pagkasabi niya nito, nalagot ang kanyang hininga. Purihin ang Panginoon sa talatang ito na ating pagbubulay-bulayan. Napakagandang halimbawa po ng tinurang ito ng ating Panginoong Jesus para sa ating lahat. Ipinagkatiwala niya ang kanyang espiritu sa Diyos. Ito'y isang mabuting halimbawang pwede nating isapamuhay bilang mga Kristiyano. At hindi lamang tayo kundi ito'y maipangaral din natin sa iba. Alam niyo po yung pag-i-entrust ng Espiritu sa Diyos. Ilan sa atin marahil ay very passionate sa kanilang pananalangin at pag-i-entrust ng kanilang buhay sa Panginoon araw-araw. Ngunit marami sa mga tao, ano po, ang parang wala lang. Okay lang sa kanila yung babangon ka, kakain, at pagkatapos ay matutulog ulit, babangon ulit, kakain, gagawa, etc. Ganun lang. At kapag kasi sila'y nagkasakit, ano po, kapag kasi nagkaroon ng karamdaman sa kanila, maalalang merong Diyos. Alam niyo po yung pagkakatiwala. Tayo bilang mga katiwala, alam natin na pinagkaluban tayo ng Diyos. Ngunit yung ipinagkakatiwala, ini-entrust, ano po, ay mismong tayo ang nagsasabi sa ating mga sarili na kailangan natin ng Panginoon at sa Panginoon natin isinasalalay ang ating kaligtasan. Mga minamahal na mga kapatid, ang buhay natin sa mundong ito ay lumilipas lang. Hindi ito ang langit na pinangako ng Diyos para sa atin. Ano po? At merong sadyang tahanang ipinapangaral ng banal na kasulatan sa atin. Ngayon, dapat nating pakaisipin ang esensya ng sinabi ng ating Panginoong Jesus. Kung siya mismo bilang anak ng Diyos ay ipinagkatiwala niya ang kanyang espiritu sa Diyos, ganun din nawa sa atin na lagi nating ipagkatiwala sa Diyos ang ating espiritu. Siyang lumalang sa atin, siya rin ang may karapatang kumuha ng ating mga buhay. Kaya naman, huwag nating ma-miss out, ano po, na ipagkatiwala ang ating espiritu sa Diyos sa bawat pagpalain tayo ng Panginoon sa ating pagbubulay-bulay. Amen.